12 a.m. na, tara tumambay sa matandang bahay. G ako. Ako din. Di ba kayo natatakot? Undas ngayon, no? Okay ka lang. Matatanda na kami, hindi na kami mga takot at duwag sa mga ganyan. Alam nyo ba, pwede kayong malasin. Kasi totoo yung sinasabi lang na bukas ang pinto sa kabilang buhay. Kung saan pwede tumawid ang mga espiritu papunta sa mundo natin. Pwede kayong malasin, gambalain, kung anong pang pwede mangyari sa inyo. Kayo, hindi kayo naniniwala. Bahala kayo. Ando ka tayo sa bahay. May napanood ako sa TikTok, 2 ingredients lang daw makakagawa ka na daw ng cake. Grabe guys, sobrang dali lang talaga gumawa nito at 2 ingredients lang makakagawa ka na ng cake na napakasarap. Kaya tara, gawin na natin. Bumili nga pala ako ng Pudgy Bar tsaka ng crema asada nang galing pa yan sa langit. Isa-isa ko lang ang binubuksan ng Pudgy Bar, kaya Pudgy Bar baka naman. Amen. Ito pala ang dugyot version ng paggagawa ko ng Pudgy Bar cake. Kaya kung nakita niyo minekos-mekos ko na lang yan kasi ako lang naman din ang kakain. Kung nandidiri kayo kasi kinakain ko pa pala ng Pudgy Bar. Okay lang yan. Naalala ko nung bata ako pagkakain ako ng Pudgy Bar tsaka lemon squirt. Lagi ko kinakain yung mga papel nila. Ewan ko bakit ba. Kahit kayo siguro naranasan nyo rin yan, no? Aminin! Sinalin ko na rin ng crema asada sa puti na lagyan. Dito natin to halu-halu-halu-halu-halu-halu-haluin. Grabe, sobrang dali lang talaga gumawa nito. Pero sobrang hirap maghalo. Kasi 10 to 12 minutes mo gagawin to. Dito nga sa part nito, sobrang pagod-pagod ako sa paghalu-halu-halu-halu-halu-haluin. Minsan nang hirap din mag-iingkit pero kung ano-ano napapanood at gusto mong kainin. Siya, no? Ito isa ko. Kaya panggigilan mo na! Halu-halu-halu-halu-haluin. Dito nga, isa-isa ko nang nilalagay ang Pudgy Bar. Kaya minekos-mekos ko na lang ito. Huwag kayong mag-alala. Ayan na yung malinis ang aking kamay. Dito, unti-unti ko nang nilalagay ang ating inalu-alu-alu-alu-aluin. At tsaran! Tapos na! Kaya nalagay na natin sa ating wrap. So, ito na guys, kaya tikman na natin! Ang sarap! So yun guys, kung nagustuhan mo itong video na ito at nagustuhan mo rin gumawa nito, ano pa hinihintay mo, magawa ka na. Sobrang dali lang niya at hindi ka gagastos sa malaki. Kuya, kain ka na po ulit ng kwek-kwek. Ayoko nga! 40 pesos nga pong ano, kwek-kwek. Ito na! Ito na! Ito na! Alam nyo bang sobrang miss na miss ko na tao? Edi wow, edi wow, edi wow. So kainin na natin! Ultimate favorite ni Kuya Pans ang... Tama! Dok, gising na siya. Guys, hindi talaga ako magsasawa sa kwek-kwek kahit araw-arawin ko. Wala nga kami pake! Sarap, grabe! Sabi sa inyo, ilayo nyo yan, bibig ko sa kuya niya. Nakakain na, kwek-kwek. Tangahin eh. Kahit mabuluunan tayo. Sana nga, mabuluunan ka na laang. Kahit saan, mahanap tayo. Ayaw na kumain. Ayaw na kumain. Pero, masarap na. Yan. Sarap! Ilan ang next kakain natin kwek-kwek? Sabihin nyo at kakainin ko. Gumising ko lang isang umaga na nagsisisi ako kasi pakiramdam ko sobrang bigat ko na at sobrang laki na ng katawan ko. Kaya nga naman agad kong kinuha ang aking pang-exercise para mabawasan ang aking katawan pero mukhang hindi sumasangayon sa akin ito. Sumubok pa ako ng ibang exercise pero mukhang hindi ko rin kakayanin. Pero nga sabi nga nila kung may gusto ko isang bagay, gawin mo lang ng gawin hanggang ma-achieve mo itong gusto mo. Mukhang magaan nga lang ito binubuhat ko kaya napag-isip-isipin ko pumunta na lang ako sa gym. Pero talagang sinusubok ako kasi nadaanan ko yung MCDO. At sa part ng ito, mukhang nanalo ang pagiging patay gutom ko. Kaya naman samahan na lang akong kumain. Ang mga nabili ko para sa MCDO ay mga Miss and Mash. Kung mapapansin nyo, napakalakas ko talaga kumain kasi hindi lang naman yan ang kinain ko. Marami akong kinain at marami akong binili sa MCDO. At ito yung pangalawang batch na kinakain ko. Isa rin to sa favorite ko sa MCDO. Ito ang lagi kong binibili pag kami magmamakdo ng mga kaibigan ko. Uy, nabanggit ko sila. Shoutout sa batch 2012-2013. Pag nga kami magkakasama, madalas kami kumakain sa MCDO. At halos na nga kulang na lang kami na rin mag-endorso nito. Eh,
kumakain. At kung hindi naman sa MCDO kami kumakain, madarasel lugawan o pare. At natapos ko na ang pagkain ko, ang pangalawang kinakain ko, diyan paus na talaga ako. Pero hindi pwede yan ako sumuko at kumain pa ako ng kwekwe. Kung ikaw yung matagal ko ng tiga-suporta, makikita nyo naman sa mga video ko, okay, sobrang hilig talaga sa kwekwe. At hindi pa natatapos dyan, at ako'y kumain pa ng ice cream. Oh, grabe, diba? Ganyan ako kalakas kumain. Actually, gutom pa ako nyan, hindi pa ako nabubusog dyan. Pero may biglang yung nangyari sa akin. Sa puntong to, pinagsisisihan ko na kumain na lang ako ng kumain. Dapat pala nag-exercise na lang ako at nabawasan pa ang tingbang ko at hindi na sumakit ang ngipin ko. Love, sorry na kasi. Tanungin muna kita, anong inuuna pa yung nagluluto? Sibuyas o bawang? Bawang. Alam mo naman, ayun ang inuuna ko pag nagluluto ako, di ba? Bakit, love? Ay, napakakupal mo talaga ng laki, no? Mas uunahin mo pa talaga magluto kasi siuin ako. Love. Bakit? Ano ba na gano'n ng bawang? Nakabahad niyang mahalin ng bawang na yan, di ba? Hindi. Love, gano'n ako kasi tinatanong mo. Ay, ang unahin ang pagluluto mo? Hindi. Ako, kaya akong gawin lahat. Mas uunahin mo pagluluto mo sa akin? Ganun, eh. Bakit? Maganda ba yan? Napakaano mo sa akin na talaga sinasaktan mo ako eh. Ang gulo-gulo mo kasi. Sinasaktan mo talaga ako. Tindihan. Makinig ka muna nga kasi sa akin. Hindi, talagang pinamumukha mo sa akin. Mas mahal mo yung pagluluto kasi sa akin. Pag nakamalis ka nga sa harap ko, suyuin mo yung sarili mo. Gago ka. Ito. Love. Uy, love. Choke lang naman, love eh.